tunay na pagkatao ng Filipina-American winner sa 71st Miss Universe 2022 na si Arbony Gabriel. Matapos na ikalungkot ng mga Pinoy ang pagkatalo at hindi pagkakasama ng kinatawan ng ating bansa sa prestihiyosong beauty pageant na Miss Universe, hindi naman nawala ng pag-asa ang mga Filipino pageant fanatics dahil may isa pang kandidata ang siyang magtatayo at magwawagayway ng ating bandila sa international beauty scene. Kinoronahan na nga kasi ang pinakabagong Miss Universe title holder para sa taong 2022. At ito ay napunta sa isang Phil-Am. Tinalo ni Arbony Gabriel ang 83 mga kandidata na kalahok sa pageant at pinatunayan niyang karapat dapat siya na mag-uwi sa corona. Ang pagkapanalo ni Arbony ang nagbigay sa bansang Amerika ng kanilang 9 na panalo sa Miss U at siya rin ang kauna-unahang Filipina at Asian American na nabigyan ng corona sa kasaysayan ng Miss Universe pageant. Si Arbony Nola Gabriel ay ipinanganak noong March 20, 1994 sa Houston, Texas sa Filipino father na si Ramon Bonifacio Arbon Gabriel na mula sa Malate, Manila at American mother na si Dana Walker mula sa Beaumont, Texas. Nakuha naman niya ang kanyang pangalan mula sa kanyang ama. Lumipat sa Washington ang ama niya sa edad na 19 at mayroong doctorate degree sa psychology mula sa University of Houston. Kwento ni Arbony, lumipat ang ama sa Amerika mula sa Pilipinas sa isang college scholarship na may humigit kumulang $20 lamang sa kanyang bulsa. Nais kasi nitong maghanda ng bagong buhay para sa kanyang sarili. At sa Beaumont, Texas niya nakilala ang isang babae na magiging asawa niya. Kinalaunan ay nagtayo ito ng isang car repair shop na siyang tumulong sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Namana ni Arbony ang pagiging masigasig ng kanyang ama sa pag-aaral, kaya naman nagkaroon ito ng bachelor's degree sa fashion at minor in fabrics mula sa University of North Texas. Siya rin ay isang modelo at isang sustainable fashion designer ng eco-friendly na damit. Siya naman ang 2 Filipino-American na nanalo ng Miss USA. Ang unang Phil-Am na kinoronahan bilang Miss USA ay si Marcel Wilson noong 1962. Si Arbony din ang unang Filipino-American na nanalo ng titulong Miss Texas. Masaya ang pagkakalarawan nito habang lumalaki sa isang diverse cultured family. Malaki ang pamilya nito sa father's side. Mahilig silang magkaraoke at kumain ng lechon kapag sila ay nagkakasama sa isang pagtitipon. Taong 2018 naman nang magpunta si Arbony sa Pilipinas at dito ay masaya nilang nagawa ang kanilang bakasyon at bumisita sa isang lugar na may waterfall. Ngunit madalas silang nasa Maynila noong panahon ng kanilang bakasyon. Nakapunta na rin ito sa Cebu kasama ang kanyang ama. Sinabi nito na kahit 84 years old na ang kanyang ama, nagkaroon pa rin ito ng pagkakataon na makalangoy kasama ang mga whale sharks. Isang hindi malilimutang karanasan ito para sa kanya. Ipinagmalaki nito na napuntahan na rin niya ang El Nido sa Palawan. Sa paglalarawan naman sa kanyang ama, sinabi nito na isa itong nakakatawang tao. Ito rin ang nagturo sa kanya ng pagsusumikap sa buhay. Sinabi nito sa kanya na hindi niya kailangan ang maging matalino, ngunit kailangan niyang magtrabaho ng maigi. Mahilig din itong magsuot ng magagandang damit, at mahilig siya sa sneakers. Mayroon na nga itong 75 pairs ng Nike shoes at mahilig din silang dalawa na magsuot ng matchy sneakers. Tulad ng maraming Pilipino, interesado rin si Arbony sa pageantry. Nagsimula ang kanyang pagsabak sa beauty pageants noong sumali siya sa Miss Kima USA 2020 kung saan siya ay itinanghal na first runner-up. Sumali rin ito sa Miss Friendswood competition noong 2021. Si Arbony ay mula sa Friendswood, isang lungsod sa labas ng Houston. Lumahok din siya sa Miss Texas 2021 bilang Miss Harris County subalit pumangalawa lamang ito sa pwesto. Pero hindi siya madaling sumuko at muling lumahok sa Miss Texas 2022 noong July kung saan niya nakuha ang pagkakataon na lumahok sa Miss USA pageant at napanalunan ang titulo. Proud Filipina Texan kung ilarawan ni Arbony ang kanyang sarili. Naniniwala rin ito sa isang bagay, ang kahalagahan ng pagyakap sa kanyang tunay na pagkatao.
Ang modelo at fashion designer ay buong pagmamalaki na nagsabi tungkol sa kanyang mixed heritage. Sa panayam nito noon para sa Miss Texas, ipinakita nito ang suot na damit na inspirasyon ng kanyang Filipino ancestry. "I feel at peace knowing I have put in the work to develop into the truest form of myself. I've learned the importance of embracing who I am." Ipinakita nito sa Instagram suot ang kanyang disenyo na inspired ng Filipiniana dress na kadalasan ay kilala sa pagkakaroon ng oversized sleeves. Sinabi niya na kinakatawan niya ang mga Texans, Filipina Americans at ang mga may pag-aalinlangan sa sarili na maabot ang kanilang greatest potential. "Representing Texas is my biggest honor. I carry the pride and love of Texas and Filipina Americans on my shoulders." Hindi naman naging madali ang pinagdaanan nito bilang Miss USA 2022 winner dahil nasangkot si Arbonne sa issue ng pandaraya sa nasabing pageant. Mula sa kanyang pagkapanalo, ang mga alegasyon ay ginawa ng ilang mga kalahok at sinabing si Arbonne ay pinakitaan ng preferential treatment at favoritism sa buong kompetisyon ng Miss USA. Kasunod nito, sinuspinde ng Miss Universe Organization ang mga organizers ng Miss USA pageant. Kumuha din sila ng third party para imbestigahan ang mga alegasyon na may dayaan sa pageant. Sinabi naman nito sa isang interview na hindi siya sasali sa anumang pageant kung alam niya na siya ang mananalo. "I have a lot of integrity," ika niya. Kaya naman bittersweet ang pagkapanalo ni Arbonne ng Miss Universe 2022 crown para sa Amerika. Dumaan muna kasi ito sa mga alegasyon at pagdududa bago nakamit ang tagumpay. Ang top 5 question nito na nagpapasok sa kanya sa top 3 ay: "Miss Universe recently made an inclusive change, allowing mothers and married women to compete this year. What's another change you'd like to see and why?" Sumagot ito at umaasa na itaas ng mga contest organizers ang limitasyon sa edad ng kandidato. "For me, I would like to see an age increase because I am 28 years old, and that is the oldest age to compete, and I think it's a beautiful thing. My favorite quote is, 'If not now, then when?' Because as a woman, I believe age does not define us. It's not tomorrow, it's not yesterday, but it's now. The time is now." At ang naging katanungan naman para sa Miss Universe crown ay, "If you win Miss Universe, how will you work to demonstrate this is an empowering and progressive organization?" At ang kanyang winning answer, "Well, I would use it to be a transformational leader. As a very passionate designer, having been sewing for 13 years, I use fashion as a force for good. In my industry, I'm cutting down on pollution through recycled materials when I make my clothing. I teach sewing classes to women that have survived from human trafficking and domestic violence. And I say that because it is so important to invest in others, invest in our community, and use your unique talent to make a difference. We all have something special. And when we plant those seeds in other people in our life, we transform them. And we use that as a vehicle for change." There you go mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? Share your thoughts in the comment section below.